Hello guys, magandang ang araw sa inyo. Ito sa Saudi, magandang gabi na. Sa lahat ng mga makapanood na itong video na to, magandang araw. Ang gagawin ko at i-ano ko sa inyo is about sa Photoshop. Kung paano gamitin ang Photoshop. Tuturuan ko kayo one by one, step by step, para masundan nyo ng mabuti. Ang gagamitin nating version ng Photoshop ay Adobe Photoshop CC 2019 version. Ito yung version na V18, version 18. Okay. Hintayin lang natin siya mag-open. Itong version 2019 na to, medyo matagal kasi malaki yung file. Marami siyang i-load na items. Okay? Now, ito yung interface ng Photoshop. Kapag bagong install lang, itong mga ito, mga recent, hindi mo pa siya makikita. Ang makikita mo is ganito. Ito yung makikita mo. Okay? Ganito yung makikita mo. Meron ka recent, save. Kikita mo yung mga save photos. Tapos, photos. Ito yung size ng mga picture. Yung kadalasan na nakikita natin na pinapa-develop natin sa mga photo finishing center. Like Kodak, Mitsubishi, Fuji, Agfa. Ganon. Okay. Ang naka-preset sa kanya is naka-default size. Yan. Ito mga default size. Ang default na pixels is 300 pixel per inch. Okay. Kung gusto mo ng landscape, direct, click mo lang yung landscape. Ayan o, landscape. Kung gusto mo ng portrait, portrait ito. Nakakasulat din portrait. Sa print naman, parehas lang din. Kaso nga lang, size ito ng mga papel. Size ito ng mga papel. Hanggat sa, para sa mga publishing, sa mga tabloid. Yon. Ito yung mga preset na sizes na mayroon sila. Okay? Now, nandito yung legal, tabloid, A4, A6, A5, A3, B5. Ganon din yung default niya na pixels. 300 pixels per inch. Now, mag-o-open tayo, for example, gaya ng Art. Art Illustrator, nandito rin yung mga sizes. Postcard, poster, ayan. Web. Kung web yung i-design mo, mag-design ka para sa website. Ito rin yung mga default sizes na mayroon sila. Okay? Mobile. Kung para sa iPhone yung i-design mo, okay, meron siyang mga sizes din. iPad, ayan. iPhone 5, iPad mini. Para paglagay mo doon sa gallery mo, pag in-explore mo siya, automatic, sasakupin niya yung screen. Ganon.
film and video. Ito rin yung mga preset ng mga videos. Kung gagawa ka ng video, ito siya, HDTV, ito yung resolution niya. Okay, pwede mo rin siyang palitan. Ito. Kung ano yung source mo, pwede. Kung ano yung gagawin mong kan, meron siyang widescreen, PAL, lahat, kompleto siya. Pag gumawa ka. Baka nagtataka kayo, bakit mayroon film and video sa Photoshop? Actually, noon pa naman mayroon na siyang animation eh. Pero ang nadagdag ngayon sa 2019, pwede ka na mag-create ng video. Pwede mo nang i-edit direct. Pero hindi siya ganon ka-powerful pagdating sa video editing. Okay? Hindi siya kasing powerful ng Adobe Premiere. Magagawa mo lang dito is, for example, mayroon kang ide-design na i-import mo doon sa Adobe Premiere. For example, yung logo, pwede mong i-import by layer doon sa Adobe Premiere, doon mo na gagawin yung animation. Okay? Naintindihan niyo ako? Kasi minsan, nung nagtura ako, nagawa ko na rin yun, tinuro ko yung Adobe Premiere, nagawa ko rin yun. For example, yung TV Patrol, di ba, gumagalaw yung ano. Pwede mong gawin doon sa Adobe Premiere or Adobe After Effects. Okay? Now, punta naman tayo sa preset details. Ito yung preset details, untitled 1. Ito yung title nung gagawin mong artwork. Okay? For example, file name niya is practice or tutorial. Tutorial 1. Okay? Dahil letter yung kwan, ibibigay din niya yung size, yung nakaselect dito, yung size niya, letter inches, ito, pwede mong gawing centimeter. Ang ginagamit ko kasi, sa atin, inches ang pinakagamit nila. Pagdating sa dito sa location ko ngayon, is centimeter. Mas sanay ako sa centimeter dahil ang centimeter ay mas accurate pagdating sa mga malalaking sizes like yung gaya ng mga billboard sa EDSA kasi mayroon siyang silang ano malalaki doon 30 meter, 50 meter, 150 meter. Ang pinakamalaki na na-print ko dati is 150 by 300 meter. Okay. Isipin nyo yun, ginawa sa Photoshop yun. Napakalaking file yun. Pero, pagdating dito sa resolution nun sa ganong mga malalaking sizes, tinitira lang nila yun ng 50 or 40 pixels. Okay? Ang resolution. Now, kukunin natin yung A4. A4, ito yung kwan niya pag millimeter, ang value. Pag centimeter is 21 by 27.9. Ito naman po yung orientation. Yan. Ito naman po yung portrait. Ito yung landscape. Artboard. Okay. Ito, pinapalitan ko ng ano para hindi masyadong mabigat. 150. Yan lang ang ginagamit ko lagi. Eh, medyo clear, malinaw na rin 'yon, 150. Punta tayo sa color mode. Ito yung color mode.
Ito yung color mode. Mayroon tayo dito RGB. Scroll down, may bitmap, may grayscale, RGB, CMYK. Kadalasan na ginagamit ko, guys, pagdating sa kwan, sa mga ganitong yung pagde-design, ginagamit ko is CMYK or RGB. Pag yung RGB is gusto nila mas vibrant yung kulay kasi solid color ang tawag sa RGB. RGB ginagamit ko lalo na pagdating sa picture. Ngayon, kung malalaki naman na ano, CMYK. Ang CMYK is tinatawag ito na color saturation. Makatanungin niyo ako ano yung CMYK? Isa siyang color saturation. Color saturation, ang tawag sa C is ayan, magenta, yellow, at saka black. Okay? Color saturation. Yung RGB, red, green, and blue. Opposite niya yan, CMY. Okay? Kung pagdating sa photography, ang RGB, pagdating sa lens, sa filter is, pagsasamahin mo yan, is white. Pagdating sa CMY, pag pinagsama mo, kaya may black, kaya black siya. Doon nagkaroon yung kwan ng black and white. Okay? If I'm not mistaken. Next, background and content. Background and content, mayroon dito, white, white color, pwede mong iselect. Ayan, lalabas yung picker, background picker. Okay, kung white yung ano mo. Ngayon, lumabas siya as custom kasi namili ka ng kulay. Ngayon, may black, background color. Pero ang ginagamit ko, always, is transparent. Ang transparent kasi hindi ka na magkakaroon ng background. Ang pinaka-background mo na yon yung artboard. Okay? Kasi pagdating ng kwan, gagawa ka rin ng sarili niyang background nung i-design mo. Kaya, ginagamit ko is transparent. Okay? Then, strike the create. Okay? Yan. Now, ito na yung sinasabi ko kanina na size ng papel. Okay? Ito yung A4. At saka, ganyan yung itsura ng transparent. Kapag kasi nilek mo yung white kanina, puti ang lalabas dyan. Itong layer 1 na to, hindi yan layer 1. Background ang lalabas. Okay? Tsaka mayroon siyang padlock dito, nakalock. Now, una sa lahat, itong nasa taas, ito yung tinatawag nilang ano, Windows menu ng Photoshop. Okay? Ito yung Windows menu ng Photoshop. File, edit image layer, type, select, filter, 3D view, window, help. Windows menu yan. Ngayon, ano naman ito? Itong baba, baba ng Windows menu. Ito yung tinatawag na tool bar option. Bakit toolbar option? Kasi kung ano yung sinelect mo na tools dito, ibibigay niya kung ano yung option niya dito. Okay? Kung ano yung pwede mong galawin para sa tools na yon. Okay? Dito naman, may makikita ka dito. Ito, share. Tapos, kung sa share naman ay doon sa ano yan, doon sa Creative Suite. Okay, kung may account ka sa Creative Suite, pwede mong i-share yung image na ginawa mo. Design na ginawa mo. Dito, may essential 3D, graphic and web, motion, painting, photography. Okay? For example,
ang ginagawa mo is photography. Kumukuha ka ng picture, ganun. Ang ibibigay niya, pag clinic mo yung photography, lahat ng preset ng photography, ilalagay niya dito. Yun ang ilalabas niya. Okay? Yun ang ilalabas niya. Pero pag sanay ka naman, kahit hindi mo nagalawin ito, pero itry lang natin. Photography, for example, dito mo makikita yung preset ng photography. Ayan. Okay? Libraries. Lahat nandito. Pang photography yung ibibigay sa iyo. Wala pa dito yung ano, yung curve, color balance. Yan. Ikaw na lang bahalang mag-add dito. Patch, adjustment, ito. Ito yung adjustment. Dito, nandito lahat yung color balance. Kasi sa picture, pagkakuha mo yung picture sa pa-camera, hindi pa yun yung 100% na quality, clarity, ganun. Hindi pa 100% yun. Okay? Ito yung curve. Kung mapula yung kwan, pwede mo na bawasan ng magenta, bawasan ng red. Ito yung exposure, kung medyo under yung kuha mo, kung medyo over yung kuha mo, pwede mong palitan, pwede mong i-adjust. Okay? For now, yun lang muna ang about sa photography. Okay? Now, balik tayo dito sa essential. Sa essential kasi lahat na yun eh. Nandiyan na lahat. Sa pag-photography at saka ibang option, nandun lahat yung kailangan mong gamitin. Kahit hindi ka na mag-open pa ng iba. Maliban lang kung gusto mong pagandahin ng gusto. Okay. Now, ito naman yung ano, dito sinasaparate yung quantity at dinadak ito. Hindi, kalimutan ko lang po tawag nila dito. Yan, idak mo dyan sa bars. Okay? Ito yung toolbox. Yan yung toolbox. Toolbox. Anong mayroon sa toolbox? Nandito yung move tool, etc. Lahat. Lahat ng kailangan mo nandyan. Kapag ito, hindi ka natuto kung paano gamitin mga tools na to, never ka makapag-create ng design. Kasi hindi mo alam kung paano gamitin eh. Okay? Karamihan ng designer, halos hindi pa rin nila alam lahat mga to kung paano gamitin. Ako din, hindi ko pa rin masyadong alam. Naamin ko po yan. Okay? Move tool. Sa move tool tayo. Ang move tool ay ginagamit pero bago ang lahat. Ang bagong software ngayon, ang bagong version ngayon ng Photoshop, pag itinapat mo yung mouse sa tools, tuturuan ka na kaagad kung paano gamitin. Ayan o. Tuturuan ka niya kung paano gamitin. Pero, itinuturo lang sa'yo yung pinaka basic. As in, hindi pa basic masyado yan. Napaka, as in, basic na basic. Okay? Now, ito yung sinasabi ko kanina. Kapag clinic mo yung tools na yan, move tool or other tool, lalabas dito sa option tools mo. Option tools dito sa taas ang pwede mong gawin para sa tools na yan. Okay? Paano yan gawin? Paano yan gamitin? For example, mayroon kang bagong image.
Okay? For example, ito. Yan. Guys, pwedeng drop and drag, ah. Click and drag. Pag i-drag mo, huwag mong i-drag dito. I-drag mo lang dito sa tabi niya. Kasi pag dito, ang lalabas is thumbnail. Or ang tawag niyan, smart object. Yan, smart object. Kikita nyo dito sa layer, mayroon siyang kwan dito. Ibig sabihin, minsan malilito ka dito kung hindi mo kabisado. Nagiging smart object siya. Hindi mo siya ma-edit. Ayan, oh. Kung gusto mong i-clone, hindi mo siya ma-edit. Kung gusto mong i-erase, hindi rin. Kung gusto mong mag-paint bucket, hindi rin. Ngayon, accidentally na-ano mo dito, nailagay mo dito sa artboard mo. Ang gagawin mo lang is, i-right-click mo dito, tapos i-rasterize layer. Para maging editable. Ayan. Maging editable na siya. Okay? Kasi pag hindi, naka-ano siya, warning eh. Now, gaya ng sinabi ko, click and drag dito naman sa kabila. Ito, ilagay mo lang dito sa taas, sa tabi ng ano, naka-open naman. Copy. Pag binitawan mo na yung mouse, mag-o-open siya ng panibago. Okay? Editable po yan. Hindi po siya naka smart object. Now, para ma-edit mo ng maayos, i-unlock mo ito, tanggalin mo yan, click mo lang para ma-unlock yung picture. Okay? Then, for example, gamitin mo yung move, ilagay mo dito sa kabila. Move, then, sa taas, huwag mong bibitawan yung mouse, saka mo ilagay dito sa loob. Pag lumabas na itong ganitong sign ng mouse, ng move tool, pwede mo na siyang bitawan. Ibig sabihin, doon sa baba ng cursor, mayroon siyang plus. Okay? Yan. Yun po ang gamit ng move tool. Isa pang gamit ng move tool, pwede mong pan-duplicate. Duplicate, paano yung duplicate? Ibig sabihin, gagawa ka ng kapareho niyang image using duplication. Ido-duplicate mo siya. Gagawin mo dalawa, tatlo, apat. Pero bago ang lahat, bago mo ma-duplicate, pwede kang pumunta dito sa Windows menu. Hanapin mo yung duplicate dito. Or strike mo yung ano, yung Alt key sa keyboard at lalabas yung ito. Uy. What happened? Strike mo yung Alt sa keyboard. Okay? Then, lalabas itong dalawa na yan. May black at saka white na move tool. Ibig sabihin, duplicate po yan. Pag click mo yung mouse, huwag mong bibitawan, magdo-duplicate po. At saka, ang version 2019 ngayon, mayroon ka ng guide. Yung pink na yan, mayroon na siyang X and Y. Okay? Tsaka yun sa distance. Okay? 2.607. Pwede ulit. Ayan. Ayan o, nakikita nyo. 0.3020. Ibig sabihin, pare-parehas yung distance. Okay?
yung location. Yan. Meron ka na kaagad guide. Now, para ma close natin muna 'yan. Para ma-open mo itong option dito, para ma-open mo yung option dito bago ko ituro 'yan. Ito muna. Auto select. Ito yung option ng move tool, auto select. Pag chinek mo ito, ibig sabihin pag-click mo ito, automatic 'yun ang i-select niya. Pag-click mo 'to, ito yung pangalan ng layer. Tingnan nyo dito. Layer 1 copy. Pag-click mo siya, i-select niya. Kasi naka-auto-select ka. Active. Naka-active yung auto-select. Then, layer 1 copy 2. Ayan. Okay? Guys, para malaman ninyo, ang layer na to, ito yung tinatawag na layer palay. Okay? Layer palay. Now, paano naman ito? Show transform controls. Pag-click mo yan, pag-check mo po yan, naging active siya, ibig sabihin, yung transformation, ito, automatic, nandyan siya lagi. Kahit anong kwan, basta nag-active dito sa layer palay, okay? Naka-transformation control siya kaagad. Hindi mo na kailangan mag-control T or ano. Pero kung sanay ka na, kahit wala na po yun. Kahit naka-inactive. Ituturo ko kung paano mamaya. Kasi, ang ayaw ko dito sa auto-select. For example, ito, magkakapatong-patong. Ayan, patong-patong sila. Ayan, for example, ganyan. Tatlo yan, pero nakikita mo parang dalawa lang. Kapag naka-auto-select siya, kung ano yung nasa ibabaw, yun lang isa-select niya. Kung ano yung nasa katapat ng tools na object or image, yun lang din isa-select niya. E paano mo makukuha yung number 2? Iha-highlight mo to. Ayan. I-move mo ngayon. Ayaw, di ba? Highlight. I-move mo siya. Ayaw, di ba? Now, ang kwan nito, ang kagandahan nito kapag hindi naka-active itong auto-select, i-right-click mo lang dito sa image, layer via copy, ayan, pwede mo na siyang galawin. Okay? Sana nasusubaybayan nyo, guys. Ayan. Right click, then select. Okay. Now, gagamitin natin yung ito para maging active ito. Paano ang gagawin? Ganito po. I-select mo itong layer 1, layer copy 1, at saka ito. Paano? Strike mo yung control. Pag control, isa-isa yung pag-select. Pag shift, lahat sila. Okay? Lahat sila. From dito up to the top or from top to bottom. Okay? Now, nakikita nyo, nag-highlight na siya. Active na siya. Itong tatlo dito, nandito yung option na iba. Ang tawag nito is align. Align ang tawag ng mga yan. I-a-align mo yung mga pictures. Ayan. Okay? For example, gusto kong ang mga picture na to is itapat dito sa isa. Okay? Ang gagawin ko lang is i-select ko yung align top. Ito. Align top edges. Pag-click ko yan, automatic, mag-a-align ka agad. Ngayon, gusto ko naman, for example, ito,
Yan, hindi siya naka hindi maayos yung distribution, yung spacing. Ang gagawin ko ulit is ito. Distribute. Okay? Ganun lang po. Pag horizontal, ganito. Pag vertical, nakaganito. Yan yung gamit ng alignment. For example, ito, mga letters to, gusto mo yung nakasentro lahat, pwede pong gamitin ito. Align hole is horizontal center, or yung ito. Okay? Madali na lang po yan para sa inyo. Kapag naka 3D mode ka naman, ito magiging active. Okay? Next. Next, tools. Ano naman po ito? Artboard tool. Artboard tool. Ang artboard tool ay gagawa ka ng panibagong artboard. Yan. Okay? Artboard. Mayroon ka ng panibagong artboard. Pag mag-add ka ng artboard, click mo ito. Pag ganun siya, punta rito. Yan. Okay. Ito, kadalasan ginagamit ng mga nagde-design ng para sa silk screen, mga separation colors. Or yung gumagawa ng mga presentation. Okay? Mga gumagawa ng presentation. Yan. Mga PDF. Isisave nyo PDF. Tapos, pwede nyang gamitin pang present. Okay? Next. Yun po yung artboard. Minsan ginamit ko tong artboard na to nung gumawa ko nung cover photo kasama yung profile. Kinuha ko yung size ng profile tsaka yung cover ng fan sa Facebook. Okay? Ganun lang siya. Yun po yung artboard. Sa artboard, mayroon kang preset size. Mayroon ka pwede mong baguhin. Custom. Ayan. Ito yung mga nakapreset na sizes. Kung pang iPhone, iOS, pang web. Ayan. Pwede mong gamitin. Ito yung sizes. Kung ano yung size na gusto mo. Yung background. Ayan. Okay. Next, ang rectangular marquees, marquee tools. Ano naman tong gamit ng marquee tool na to? Bakit pa kailangan ito? Ito naman, kadalasan ginagamit kong pangkat. Okay? Pangkat. Pangkat ng picture, pangcrop, ayan. Ganyan, kakat ko kunyari yan. Gagawa ko ng panibagong layer. Ayun siya. Oops. Ayan. Gagawa ko ng panibagong layer. Ayan. Nakat na yung igigilid. Okay? Hindi lang po yan. Hindi lang po yan, maraming gamit po ang rectangular marquee. Pwede kang gumawa ng sarili mong frame. Pwede mong kunin yung eksaktong sizes. For example, 2x2 na picture ang gusto mo. Gamitan mo ng size 2x2. 2x2. Okay.
2 by 2 by 2. Style, fix size. Okay. 2 by 2, 2 inch by 2 inch. Okay, enter. Ayan. Meron ka ng 2 by 2 size. Dahil malaki, i-resize mo lang. Dilatan mo ng konti. Enter. Ayan. Malalaman nyo rin kung paano ko ginawa yon. Makakarating tayo doon. 2 by 2. Then, copy. Okay. Yan na siya. Pwede mo rin kung ayaw mo na itong balikan mamaya. Okay. Kung ayaw mo na kunyari balikan ito mamaya, 2 by 2. Kunin mo yung gusto mo. Then, right click, select inverse, delete. Kung wala na siyang pakinabang sa'yo. Ayan. Okay? I-click mo lang doon sa gitna para ma-deselect. For example, ganyan. I-click mo lang dito sa gitna, ma-deselect na yan. Itong bounding box. Okay? Ayan na. Yun ang ginagamit ko sa mga picture kadalasan. Ginagamit ko pang-cut, resize. Okay? Paano naman ito? Elliptical marquee. Elliptical marquee. Anong trabaho din ng elliptical marquee? Minsan, ginagamit ko to sa mga circle, oblongs, yung mga nag-fade sa gilid, gilid ng picture, ganon. Paano yung gawin? Gagawa ko kunin mo tong image, oblong for example, ayan. Tapos, naselect mo siya. Pero guys, itong rectangular marquee at saka elliptical, isa siyang kasama siya sa mga selection tools. Okay? Feather. Gusto ko yung nag-fade ang gilid. Feather. 50 pixels yung radius. Pwede rin liitan. Pwede gawin 35. Kahit alin yung gusto nyo. May mas maganda sa yung fading effect niya. Then, okay. Then, copy. Right click ng mouse. Then, layer via copy. Tingnan mo ngayon. Isara mo lang yung mata ng background mo. Ayan. Okay? Depende sa inyo kung paano nyo. Kung gaya nyan, mayroon pa yung dito sa gilid. Ito. Ayan. Mas litan mo lang yung oblong para hindi mo makita dito. Pero, mayroon kang ibang tools na pambura din yan kung gusto mong gamitin. Okay? Yun po yung gamit ng marquee tool. Itong dalawa na to, hindi na natin itatakel. Hindi ko masyadong ginagamit yan. So guys, for now, yun lang muna. At gumagabi na, kailangan na magpahinga. Salamat sa inyong pakikinig. Magandang gabi at magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!